Lloyd, sandali. Kung gusto mo ipamukha mo sa akin, ang saya mo dahil sa nalalapit mong kasal, wala akong panahon. Para sabihin ko sa'yo, may dahilan din ako para maging masaya ngayon. Mabuti naman kung ganon. Pero hindi ako lumapit sa'yo ngayon para ipamukha sa'yo kahit na ano. Gusto ko lang sanang linawin ng isang bagay. Lourdes, minahal kita ng buong buo. Bilang kaisa-isang kapatid ko. Hindi man tayo magkapatid sa ama. Magkapatid pa rin tayo at iisang dugo natin dahil sa ating ina. Padre Anton! Padre Anton! Oh, Bernadette! Anong problema? Naiipit ka pa rin ba sa nangyayari sa Mami Lucia at Tita Lourdes mo? Opo. Pakiramdam ko po yung ako yung nakakadagdag sa away nila eh. Nabanggit nga sa akin ng mami mo na minsan daw eh, binanggit mo sa Tita Lourdes mo na ikaw si Imang. At nabanggit din sa akin na baka kaya mo ginawa yon eh sa inaakala mong yun ang makakatulong sa pagbabati nila. Kaya lang, lalo siyang naguluhan sa'yo. Hindi ka raw niya maintindihan eh. Bernadette, magandang intensyon mo. Pero sa tingin ko eh, hindi yun ang tamang paraan. Lalo lang gugulong lahat. Eh kung umalis na lang kaya ako, Padre? Eh, lalo namang hindi tama yon. Hindi makakatulong yun sa Mami Lucia mo. Lalo na ngayong malapit na siyang ikasal at may matinding problemang pinagdadaanan. Bernadette, damayan mo siya. Damayan mo silang pareho. Maging mabuti kang anak. Papa. Umigil ka na nga dyan, Cecilia. Hay nako! Eh bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin na lahat ng solusyon sa problema ay nandito sa fairytale book? Ah, ganon. Eh bakit hindi mo unahing hanapin dyan ang solusyon sa problema namin sa'yo? Ay, why not? Teka muna, hahanapin ko. Sino ba ako dito? Eto? Sister Marcelina, ngayon lang kita i-confront, ano? Hmm. Bakit ba yun ay sinama pa natin dito? Bakit ba hindi na lang natin siya iniwan kay Grandmama? Gusto mo bang madali ang buhay ni Grandmama? Ay, syempre naman hindi. Narinig ko yata ang aking pangalan. Ay! Are you serious, Grandmama? Give me the book. Give me the book. Yeah. Minamalit niyo ako palagi niyo kung hindi ako pinakatiwalaan. Grandmama, thank you. Sige, I'll show you, ha? Opo. Para lang yung story ni... Tanga na mo nga, apo. Tanga po. Para lang yung story ni Snow White. Nung gustong tumakas para makaligtas si Snow White sa kanyang evil stepmother, ay umalis siya. At lumayo sa palasyo. Oh. Mm-hmm. Pero Grandmama, saan naman po kami hahanap ng palasyo? Hmm. Ba naman, hindi yun ang ibig ko sabihin. What I mean is, and what I'm trying to say, what? Kung gusto niyo talagang iligtas si Imang, kunin niyo siya at ilayo dito. Right, sister? Yun! Ako, yun yung hinahanap ko kanina pa. Kayong dalawa kasi wala kayong tiwala sa akin eh. Tingnan mo. Thank you, Grandmama. Ay. Gusto mo bang makita talaga kung anong hinahanap mo? Wala naman akong hinahanap eh. Hi, Clark. Won't share my food. Ah, thanks, Lourdes. Seem to be in a good mood. Oh, yeah. You can say that. You see, I got myself a new business partner. Oh, that's great. Yeah. Yeah, I know you'd be successful business partner. You've always had that good attitude. What made you say that? Lucia always told me when we were in the States, she had nothing but good to say about you. I want to eat. Yeah, sure. It's delicious. It's my sarap.
Masamang balita. Ha? Sige. Next time lang. Palaging galing. Ano yun? Okay. May kumakalat na chismis na tuloy na kasal ni Lucia at saka nung Kano. Alam mo ba yun? Natural, alam ko. Nakatira lang kami sa isang bahay. Kaya ako nagkakaganito dahil sa kasal na yan. Okay. So, alam mo pala eh. So, bakit ka nagagalit? Dahil hindi ka imbitado sa kasal. Dahil hindi ko sila mapigilan! Pwisi Memo, kasi naman baka naman kasi mali ang diskarte mo, mali yung mga pinaplano mo. Ha? Sige nga. Anong dapat na ginagawa? Ayan! Kasi, sa halip na pinipigilan mo yung kasal ni Lucia at Halong Kano, bakit hindi mo pilitin na makipag-ayos kay Lucia? Di ba? Total, malapit ang madero ng Kano. Kapag tepok na yung Kano, o di okay na kayo ni Lucia. Di ba? Ha? Sino ka? Pablo, ikaw lang pala. Hi, Bernadette. Oh, para naman kanina yung mga yan. Ay, kanino pa? Hindi sa'yo. Sa akin? Ang dami naman yan. Ito para sa'yo. Siyempre, madami yan. Pinaghirapan ko ba naman yan eh? Alam mo ba? At dami-dami kong inikot na sementeryo para makuha yan. Hirap. Uy! Anong tingin mo sa akin, ha? Patay? Patay talaga. Patay na patay ako sa'yo, Bernadette. Kita tanggapin, niloloko lang kita, kinuha ko dun sa likod bahay niyo. Para sa'yo ito. Nakuwala ka kapag nalaman ni Tito Lerdes, kinuha mo yun, lagot ka. Oo nga, no. Sige na, sinakuli mo, may makita ako para ikaw'y malagot. Sige na. Sige na nga, ano na nga yan? Umalis ka na nga dito. Magpasalamat ka naman, mahirap yung pagkuha ako dyan. Salamat. Yung maayos, para kang galit na nagpapasalamat eh. Eh, paano naman kasi? Aasarin mo naman ako, tapos bibigyan mo ako. Eh, bago pa ako matuwa niyan, nainis na ako. Pero, sige na nga. Salamat na rin kasi, kahit pa paano, bago ako umalis, binigyan mo ako ng alaala. Teka, aalis ka? Bakasyon, ilang araw, parang hindi ko alam yun ah. Parang bigla-biglaan mga desisyon mo, Bernadette ah. Eh kasi, naisip ko kung umalis man ako dito, baka sakali magkaroon na ng katahimikan tong bahay na to. Kapag wala na ako. Kaya mabuti pa, umalis na lang siguro ako. Hello. Hello, Gabriel. Kuya mo to. Kuya? Mabutit na patawag ka. Nagpunta daw dyan si Father. Oo, pero wala siyang sinabi tukol sa'yo. Kumusta ka na dyan? Papakabait ka ba? Oo, kuya. Sinusunod ko lahat ng bilin mo. Hindi ako masyadong naglalabas. Mahirap na. Nung minsan nga, dumaan dito si Ma'am Lucia para mag-asikaso ng mga kakailangan sa kasal niya. Tama yan. Huwag ka masyadong maglalabas. Hindi ka pa rin ligtas. Sige na, hindi ako pwedeng magtagal dito. Tingnan ko kumusta na kita. Salamat, kuya. Gabriel, mag-iingat ka, ha? Aalagaan mo yung sarili mo. Sige na.